Ay, nako. Ayun po, ganun lang po pala manghuli ng ano, bato-bato. Ganda rito mga katropa. Huh? Kaso nga lang yung pag-ahon, matarik-tarik. Alin saan? Ayun po mga katropa, meron akong papakita sa inyo. Ayun sila yung sampa dating na. Meron daw pong huli, dalawa, nandun sa loob. Ayan. Ayan po yung ibon na bato-bato kung tawagin. Ayan. Papakita ko po sa inyo kung paano inuhuli yan. Meron na raw huli, sabi ni Insan eh, dalawa. Dalawa ba Insan yung huli ron? Dalawa. Ayan. Ayan yung alaga ni Insan ng alabaw. Nandito po kami ngayon sa bundok. Tingnan niya natin Insan para ano, papakita ko po sa inyo yung ano, yung style po kung paano po inuhuli yung ibon ng bato-bato. Ganda rito. Ano, bundok na bundok pa po siya. Tingnan niyo po ah. Baligid oh. Yan. Bali pinsan ko po yan yung tatay niya sa kamama ko, magkapatid po. Tingnan natin yung style ng panghuli nila ng bato-bato. Tapos yung bato-bato, pag pala siya ano, binabalay buwan, dapat ano, no? Buhay, no? Pag daw patay, ano po? Natatanggal daw yung balat? Ganda rito, kahit ano, malamig, ano? Yan, tuturo sa atin ni Insan kung paano po manghuli. Ay, nako, pagod. Kahit sa pugo, ganyan pang huli Insan, no? Ah, silo naman ang pugo. Meron kang silo ng pugo? Mukhang umulan kahapon na. Putik eh. Ngayon na mahirap sa bundok. Ah, trapdoor. Ay, may tali. Ayun. Wala kasi may tali eh. Ayun ang ano yun. Ahas. Ah, kakain na ahas. Pero nag-aalaga po si Insan niya. Pinaparami niya. Hindi niya po kinakatay. Paano papasok dyan Insan? Ay, pag dito mapa ko. Oh, pag-apak. Pag-apak ang huli yan. Ah, sasarang ganon? Ah, sasarang kusa. Tapos nag-iiwan ka ng isang piraso rito? Oo, oh, iwan ko to. Eh, hapon ah. Kailangan dalo na rin. Ay, bababa mo na rin to. Ay, iniiwan mo yung isang piraso. Yun yung pangate. Pangate, yung tumatawag, no? Yung hu-hu-hu, mga ganon. Sigit na na to. Ito. Dami na hinuli yan. Yan? Malakas kasi yung muna, no? Galing ah. Saan galing yung pangati mo na yan? Yan, sa mga beo ko rin. Ang taas po rito. May kubo pala sa baba, oh. Hapon eh, kaya kailangan eh, galing din sa ano, kubo. Kailangan pala nakataas pag nasa baba, kinakain na ahas? Ay, yung ahas saka siya sa butas ng screen, no? Galing. Ay, nako. Ayun po, ganun lang po pala manghuli ng ano, bato-bato. Ganda rito mga katropa. Huh? Kaso nga lang yung pag-ahon, matarik-tarik. Alin saan? Parang trapdoor pala, no? Ganda po rito, oh. Oh, di ba? Sila yun po ano, bumaba ng bayan, bumili po ng ulam namin kasi dito po kami matutulog. Bali bukas pa po kami uuwi.
Bukas po magkakatay po kami ng kambing. Kasi marami alaga dito na kambing. Oh, ayun na, tingnan niyo ang ganda. Di ba? Tapos pa, yung tulugan namin, dun sa baba, yung kubo ng tito. Maliit na kubo lang. Pero, ayos lang, malamig, paggabi. Kaya nagbaong kami ng kumot. Tara, siyempre, sigurado, di ba? Ang hirap matulog pagka sobra po lamig eh. Lalo pag dito ay sa bundok, sobra lamig. Tapos pasyal ko na rin kayo doon sa mga halaman ng tito ko, yung kinabubuhay niya dito. Naghahalaman po siya. Yan po, diyan kami matutulog sa kubo. Ayun yung tito ko, yung nakaubad. To, napitasan na yung palaya mo? Ha? Minaani ka na pala. Tingnan ko nga kung maraming bunga. Tapos may langka pa rin, no? At pakita ko muna yung langka bago yung ano, bago yung ampalaya. Tingnan nyo po yung langka. Daming langka. Ilang ka, oh. Diba? Sa bundok eh, oh. Sulit. Parang may inog ni isa-insan. Ano yan? Mura eh? Mura. Ba't ano lang, dilaw lang. Ah, dilaw lang. Panggulay po na lang ka. Ayun pa yung mga alaga ng tito na kambing yan. Ganda, diba? Tapos yung kalabaw kanina, andito. Nawalay kalabaw. Ayun, nilagay na ni Insan yung mga ibon doon sa ano, lalagyan niya. Tapos yung gulay ng tito, andito. Ang palaya. Ba, maganda pala to ang palaya mo, ah. Ayan. Ang palaya sa bundok po, oh. Ito, may bunga. Nag-umpisa pala mamunga to. Oh, nag-umpisa pa lang mamunga. Ha? Ayun. Pag pala hindi umuulan, may kuha ka ng tubig din eh, no? Yung balon. Ah, maluwang, oh. Maluwang pala. Ayun, oh. Ah, kinukuha ni ba kong amlay? Ganda na pala ng ampalaya. Maluwang, oh. Ayun. Tapos, ang pandilig pala ng tito, ayan. Yung balon, pag po panahon na tag-araw na to. Ang laki ng bunga, oh. Oh. Diba? Ganda. Dami na mo, ano, dami na rin mamunga, ano. Pero parang maliit to yung ano, binhi mo. Maliit pa. Pero lalaki pa yan. Ang makapal nga bunga. Nakailang pitas ka na? Ngayon pa lang yung kasagsagan niya. Magkano ba kilo ang palaya ngayon? Ayan po. Ayan pala eh, hindi kami magugutom dito kahit ilang araw kami. Ang palaya lang eh, sanay tayo kumain yan eh. Tapos mano-mano po yung pagdadamo. Ayan. Ganun lang po. Napakasimple lang po buhay na dito ko dito sa bundok. Yan po mga katropa yung pinsang ko. Naungwa siya ng ano, dahon na ampalaya. Amlay kung tawagin. Laki ng bunga. Minsan, sa may pinakapuno ginukuha yan, no? Hmm. Mahaba. Magkano ba isang taling amlay ngayon? Presyo ko ng 50, may 45. Ah. Ganyan pala. Diba? Napaka-simple. Simple-simple lang. Sarap kasi magtira talaga sa probinsya. Aso nga lang, masarap na mahirap. Ganun. Pero pag sanay ka, katulad ng mga
pinsang ko, tito ko, mula nung bata, dito na po lumaki. Kaya para sa kanila, mas masarap pa rin yung buhay dito. Kumpara mo sa Maynila. Maynila, kailangan mamasukan sa mga pabrika, sa mga kumpanya. Ang kagandahan lang sa Maynila, makinis yung balat mo. Kasi nagtatrabaho ko sa company, di ba? Dito sa probinsya, dito naman sa probinsya, makinis din ang balat mo. Kaso nga lang, hindi ka maputi. Hindi tisoy. hindi ka tisay. Kumpul-kumpul. Oh. Pampitas na to to ah. O bukas pa to? Ngayon nga, na bukas. Bukas na magang maga si Sariwang. Ganda. Sariwang. Green na green. Ayun po mga katropa. Ayun, dito lang kami sa bundok. Walang signal dito. Wala talagang signal kahit konti. Ayun po, lagi po kayo mag-ingat at God bless po. At tandaan nyo po dito sa Soto TV 10. Good vibes lang po tayo.